ang lahat po'y sumabay sa pag-awit ng pambungad na awit. Diyo ang Panginoon, dakilain ang kanyang anak. Puri siya ay awitan, at papurihan magpakailanman. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Mga minamahal na mga kapatid, ating pagsisihan ang ating mga nagawang kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lumha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipagkaloob mong kami magkamit kailanman ng kalusugan at kagalingan sa aming katawan at kalooban. Pakundangan sa pagdalangin ng laging Birheng Santa Maria ang mahal, kami naway mahango sa hapis sa kasalukuyan at makinabang sa kaluwalhati ang walang katapusan sa pamamagitan ni Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Epeso. Mga kapatid, mula nang mabalitaan ko ang tungkol sa inyong pananalig sa Panginoong Jesus at ang inyong pag-ibig sa lahat ng hinirang, walang humpay ang pasasalamat ko sa Diyos para sa inyo. Inaalala ko kayo sa aking pananalangin at hinihiling sa Diyos na ating Panginoong Jesucristo, ang dakilang Ama, na pagkalooban niya kayo ng Espiritu ng karunungan ng tunay na pagkakilala sa Kaniya. Naway liwanagan ng Diyos ang inyong mga isip upang malaman ninyo ang ating inaasahan sa Kanyang pagtawag sa atin. Ito'y ang kaluwalhatiang inilaan niya sa Kanyang mga hinirang at ang walang hanggang kapangyarihan niya sa atin na mga nananalig sa Kaniya. Ang kapangyarihang ding iyon ang muling bumubuhay kay Kristo at nagluluklok sa Kanya sa kalangitan, sa kanan ng Diyos. Kaya't nasa ilalim ng kapangyarihan ni Kristo ang lahat ng paghahari, kapamahalaan, kapangyarihan at pamunuan. Higit ang Kanyang pangalan kaysa lahat ng pangalan, hindi lamang sa panahong ito, kundi pati sa darating. Ipinailalim ng Diyos sa pangyarihan ni Kristo ang lahat ng bagay, at siya ang ginawang ulo ng simbahan. Ito ang katawan ni Kristo, ang kapuspusan niya na pumupuspos sa lahat-lahat. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan. Pinamahala sa tao ang lahat ng nasa mundo. Pinamahala sa tao ang lahat ng nasa mundo.
Ikaw, O Poon, Panginoon namin, laganap sa lupa ang iyong luningning. At hanggang sa langit, laging pupurihin, aawitang lagi niyong mga bata na wala pang malay at sariling diwa. Pinamahala sa tao ang lahat ng nasa mundo. Ang likha mong langit kung aking pagmasdan, pati mga tala, bituin at buwan. Ano nga ang tao upang iyong alalahanin, ay ano nga siya sa sukat mong kalingain. Pinamahala sa tao ang lahat ng nasa mundo. Nilikha mo siya na halos kapantay ng iyong luningning at kadakilaan. Pinamahala mo sa buong daigdig, sa lahat ng bagay, malaki't maliit. Pinamahala sa tao ang lahat ng nasa mundo. Ang lahat po'y magsitayo. Panginoon. At sumiin niyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, sinasabi ko sa inyo, ang sino mang kumilala sa akin sa harapan ng mga tao, ay kikilalin din naman ng anak ng tao sa harapan ng mga anghel ng Diyos. Ngunit, ang magtatwa sa akin sa harapan ng mga tao ay itatatwa ko rin naman sa harapan ng mga anghel ng Diyos. Ang sino mang magsalita laban sa anak ng tao ay mapapatawad, ngunit ang lumait sa Espiritu Santo ay hindi mapapatawad. Kapag kayo'y dinala nila sa sinagoga o sa harapan ng mga tagapamahala at ng mga makapangyarihan upang litisin, huwag ninyong isipin kung paano ninyo ipagtatanggol ang sarili o kung ano ang inyong sasabihin, sapagkat sa oras na iyon, ang Espiritu Santo ang magtuturo sa inyo kung ano ang dapat ninyong sabihin. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang hapon po sa inyong lahat. Magandang hapon din po, Father. Alam mo kung kayo'y pinagmamasdan ko, ang iba'y hihigab-higab na, ang iba'y gutom na. Palakpakan po rin ang ating Panginoong Diyos, mga minamahal ng mga kapatid. Tayo'y nagkakatipon ngayon, ngayon po'y araw ng Sabado. Kanina pong alas 9, meron tayong healing, ano? At sa paglapit natin ngayon sa Panginoong Diyos, tayo dumudulog din kay Padre Pio para tayo pagalingin sa ating mga sakit at lalong higit ipagkalob sa atin ng Panginoon ang biyayang matagal nating ipinagdadasal. Kaya naman, palakpakan natin si Padre Pio. Mga minamahal na mga kapatid, ang ating napakinggang mabuting balita ay medyo mabigat sapagkat ganyan din, yan ay paalaala sa mga alagad. Kung napapansin ninyo, nakaraang linggo, ang pagbasa ay tungkol lahat sa mga pareseyo, no? Yung, para kung inyong iisipin, parang mga sumpa sa mga pareseyo ni Jesus, sapagkat ang mga ito ay ayaw kumilala sa Diyos. Ayaw kilanlin sa harapan ng mga tao si Jesus. Kaya, na andoon ang pagtuligsa sa kanila. Kaya sabi ni Jesus sa kanila, kawawa kayo
sa aba ninyo, mga Pariseo. Yan ay paulit-ulit na binabanggit ni Jesus no nakaraang linggo sa mga pagbasa. At kahapon, no, narito naman, ibinaling naman niya ang kanyang atensyon sa kanyang mga piniling alagad, sa mga disipulo niya. Kaya kahapon, nung kanyang papahayuin at susuguin ng mga alagad, naroon ang kanyang paalaala sa kanila. Mabigat ang kanyang paalaala sa mga alagad sa inyong paglalakbay. Huwag kayong magdadala ng kahit na ano. No? Sa inyong pagbimisyon, kahit sapin sa paa, kahit lukbutan, kahit baon, huwag kayong magdadala. No? At ang kanya ding paalaala, kayo sinusugo ko parang mga tupa sa gitna ng mga asong gubat. Ibig sabihin, talagang mapanganib ang inyong pupuntahan. No? Kaya ang mga alagad, parang natatakot, no? Na sumunod sapagkat ganun pala kapanganib. At ang sa pa rin niyang paalaala ay kay dumalangin. Nanawa ay magpadala ang Diyos ng maraming manggagawa sapagkat marami ang anihin. Ibig sabihin talagang mapapagod kayo na mga tagasunod ko. Marami kayong trabahong dapat gawin kaya kayo manalangin. So para sa isang tagasunod, nakita natin kahapon, napakahirap pala ng sumunod. Ano? Napakahirap ng maging isang tagasunod ni Jesus. Pero anong mapapala nga ba ng isang sumusunod sa Panginoon? Anong nakita natin diyang aral kahapon? Pagtitiwala ng lubos sa Diyos. Wala kang babauni na kahit na ano, sa Diyos ka lang magtiwala. Ikaw ay susuguin sa mga taong mapanganib, ano? Magtiwala ka lamang sa Panginoong Diyos. Kaya nga ito din ang paalaala ni Jesus sa kanyang mga alagad, no? Ganito. Kaya sabi niya ni Jesus ngayon sa kanyang mga alagad ay, kapag ka ako'y inyong kinilala sa harapan ng maraming tao, kay nagpatotoo tungkol sa akin sa harapan ng mga tao, sa kabilang buhay, ang gantimpala sa inyo, kayo'y kikilanlin ko rin sa harapan ng aking Ama. No? Sabihin, eh, kung kayo'y hindi nyo ako ikinahiya, ang inyong pananampalatay, hindi nyo mo ikinahiya, sa kabilang buhay, ang Panginoong Diyos, kayo'y haharapin. No? Ibig sabihin ay, tayo, kaya tayong mga Katoliko, huwag niyong ikahiya ang iyong pananampalataya na iyong pinaniniwalaan. No? Minsan ang iba, ayaw mag-sign of the cross, nahihiya sa katabi. Yan ang mga simple. Ano? Yan ang mga simple nating pagpapahayag ng ating pananampalataya. Ang iba'y ayaw magdasal sapagkat nahihiya. Ako'y makikitang nagdadasal bago kumain. Yan yung mga simpleng pamaraan na pag-express ng iyong pananampalataya sa Panginoon Diyos. Kaya nawa, mga minamahal na mga kapatid, ano? Magtiwala kayo ng lubos sa Diyos. No? Ang mga alagad, no? Sila'y walang-wala, pero lubos ang kanilang pagtitiwala sa Panginoong Diyos. Kahit nasabi niya'y kayo'y ihaharap sa mga sa makapangyarihan upang litisin sa mga gobernador, sa mga tao, ano, upang kayo hukuman. Pero ano sabi ng Panginoon? Huwag kayong matakot. Ang Espiritu Santo ang magsasalita sa inyo. Magtiwala lamang kayo sa Diyos. Sipin mo yun, ikay isang ordinaryong tao, hindi ka naman nag-aral. Haharap ka. Pero ang Espiritu Santo ang mangungusap sa inyo. Kaya ganyan ang kanyang paalaala. No? Huwag niyong lalaitin. Anong kanyang sinabi dito? Huwag niyong lalaitin ang Espiritu Santo. Huwag mong mamahinain ang kapangyarihan ng Diyos. Ano? Minsan ganyan lang tayo. Parang minamahina mo ang kapangyarihan ng Diyos. Parang nawawalan ka ng tiwala. No? Kaya sabi niya, kapag nilait niyo ang Espiritu Santo, ang kasalanang yay kailanman ay hindi mapapatawad. No? Kaya nawa, ano,
Tayo natitipon ngayon sa banal na misang ito at sa harapan ni Padre Pio, inyong ipagdasal sa Panginoon na kayo'y pagkalooban ng lakas ng loob lagi na ang pananampalatayang iyong tinanggap mula sa ating Panginoong Diyos, may lakas loob kang ipakita sa iba. Ibig sabihin ay mamuhay kang maka-Diyos. Mamuhay kang matuwid. Mamuhay ka na mayroong kang pinaniniwala ang Diyos. Dahil pag sa iyong tahanan, nakitang hindi parabang ang iyong pagkagaling mo sa simbahan, pag-uwi mo sa iyong tahanan, parabang ang pinuntahan mo lamang ay SM. Para ka lamang pumunta sa isang store na bumili. Kasi pag-uwi mo sa iyong bahay, balik ka na uli kung anong ugali mo. Ipakita mo kung sino si Jesus sa anak mo, sa pamilya mo. Maging matatag ka, maging matibay ka sa pananampalatayang iyong tinanggap. Sapagkat darating ang araw, sa kabilang buhay, ang Diyos haharapin ka at ikaw ay pagmamalaki sa Ama. Para po sa mga maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Tayo po'y magsitayo. Manalangin kayo mga kapatid upang itong ating paghahain ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan, at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumika, ang iyong nagkatawang taong anak ay tumulong nawa sa aming ginagawa upang siya na iniluwal ni Maria nang di bumawas kundi lalo pang nagpaganap sa pagkabirhen, ay magpaging dapat na kalugdan mo ang aming paghahain sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan sapagkat siya ang Panginoon kasama mo at ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Bukod mong pinagpalang maging ina ni Jesucristo, ang mahal na berheng nagpupuri at nagagalak sa iyo. Ikaw ang gumawa ng tanang dakilang bagay. Ikaw ang lumilingap sa lahat kailanman. Nilingap mo ang mahal na berhen bilang iyong abang alipin na iyong binigyan ng tungkuling kumalinga sa anak mong manunubos namin. Kaya, kaysa ng mga anghel, narigisi awit ng papuri sa iyo na walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana, sana, sa kaligtasan, ilagpa lang dapat.
Kung hindi po kayang lumuhod, manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng lahat ng kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinagatihati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman, noong matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito't inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo't para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin." Manatili po tayong nakaluhod. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa po namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami ay nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalusalo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Santo Papa, ni Gilbert na aming Arsobispo at ng lahat ng kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at paging dapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Natin ang Ama namin. Sana para ng pagpapalain.
hinihiling namin kamayadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw. Iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagkapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapangyarihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon naway lagi pong sumainyong lahat. At sumainyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa bawat isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Kung hindi po kayang lumuhod, manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ito ang kordero ng Diyos, ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan, mapalad ang mga inanyayahan sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Sa kanya'y
ang isa sa gawa pong second collection ay ginagamit para sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang Dambana ni Santo Padre Pio at para sa mga pangangailangan ng matatanda at may sakit na mga pari ng Archdiocese ng Lipa. Salamat po sa inyong mga handog. Ang lahat po ay magsitayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa pagkasalo namin sa banal na pakikinabang, ang iyong kagandahang loob ay aming hinihiling upang ang pagkaparangal namin sa mahal na Birhen at pagtulad namin sa Kanya ay magpaging dapat na aming paglingkuran ang pagganap sa kaloob mong kaligtasan sa pamamagitan ni Kristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sabay-sabay po nating dasalin ang panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio. Padre Pio, taga Pietrelcina, mongheng banal, pintakasing santo ng milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwaran ng pagtitiis. Sa'yo namin inilalapit aming mga kagipitan, sa'yo po ibinibilin kalusugan at kabuhayan. Di man karapat-dapat, kami po ay pagbigyan, bendisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan, lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa. Sa tuwi na ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan. Puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Ama. Kaisa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Ang lahat po ay magsiupo para sa ilang patalastas. Una sa inyong pagdalaw sa pambansang Dambana, mangyaring pakaingatan ng inyong mga personal na gamit. Hangad po namin ng isang matiwasay at maayos na pagbisita dito sa National Shrine. Ikalawa, nakahanda na po sa bandang unahan ng ating main church ang paglalagyan ng mga sobreng may pangalan ng inyong mga mahal na yumao. Sila po ay ating ipagnonobena mula ika-isa hanggang ika-siyam ng Nobyembre at buong buwan nating ipagdadasal ang kapayapaan ng kanilang kaluluwa. Makipag-ugnayan lamang po kayo sa ating mga tagapaglingkod para sa mga sobre. Ikatlo, sa darating pong Miyerkules ay 23 ng buwan, ang araw ng pagpapagaling ng Panginoon sa pamamagitan ni Santo Padre Pio. Ang mga oras ng Healing Mass at Healing Liturgy
na may paggagawad ng langis ay sa ganap na ikasyam ng umaga at ikalima ng hapon. Kayo at ang inyong mga may sakit ay inaanyayahan. Ikaapat, bilang paghahanda ng pambansang Dambana sa isang espesyal na pagdiriwang ngayong Enero, tayo po ay magkakaroon ng Dinner for a Cause sa darating na December 10. Mayroon po tayong available na ticket sa halagang 2,500 piso lamang. Kalakip na po nito ang concert ni Mito Yunting at ng kanyang banda na The Drivers. Gayon din ng iba't ibang natatanging mga awit kasama ang ilang pari ng Arsidiosisis ng Lipa. Halina at suportahan ang gawaing ito, makipag-ugnayan sa opisina at pamisahan para sa mga tiket at iba pang detalye. Mayroon din pong available na tiket sa bandang likuran at gilid ng simbahan. May dinner concert ka na, makakatulong ka pa. Ikalima, bahagi pa rin ng ating fundraising project para sa isang espesyal na pagdiriwang sa darating na Enero, tayo pong lahat ay inaanyayahang suportahan ng ating Kapiyo merchandise. May mga available po tayong t-shirts sa paligid ng ating simbahan at sa mga store outlets sa loob ng shrine. Sa maliit na halaga, siguradong kayo'y makakatulong na. Ang susunod pong banal na misa ay sa ganap na ikalawa ng hapon. Maraming salamat po at mangyaring panatilihin natin ang kalinisan, katahimikan, at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating mga simbahan. Muli po tayong magsitayo para sa pagbabasbas ng religious articles. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos Amang makapangyarihan upang tayo maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at mga dasalan. Yung ilabas na ang inyong mga pabebendisyonan. O Panginoong Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagkapala at biyaya. Ibuhos mo ang iyong bendisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin, mga rosaryo, mga imahin, mga dasalan na nagpapaalaala ng iyong kabutihan, kabanal at pagmamahal sa amin, upang ang lahat ng dumulog at magdasal gamit ng mga ito ay magtamo ng iyong awa at biyaya. Loobin mong tularan nawa nila ang kabanal at aral ng Panginoon at ng mga santo magpasawalang hanggan. Amen. Tayo po'y manalangin. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit, bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para nang pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. At pagpalaing kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, ang Ama,
ang Anak at ang Espiritu Santo. Amen. Ang banal na misa ay naialay na. Humayo kayong mapayapa. Salamat sa Diyos. Banal na ina, Birhen Santa Ganda, Reina ng langit at lupa, ipanalangin mo kami.